syempre. Kaya tinatanong ko po kung mayroon na order talaga si ma'am. Ah, sige. Malalaman natin yan. Wala namang ino-order si Mrs. Tapos, ang pong laman eh, kung ano-ano lang. Minsan eh, sinigil siya, 1,000. Ang laman eh, post-pro yata o ano. Eto, tingnan nyo kung ano lang. Kasi eh, sabi ni Joy, wala siyang ino-order. No, hindi po kasi namin na naman laman ito. Eh, titignan natin, pre. Kasi may nangi-scam doon. Tine-chempo ako nga lang eh. Pupuksan natin, titignan natin. Paano laman yan? Titignan natin. Eh, may nangi-scam doon sa ano eh. May nangi-scam ng deliver doon eh. Sir, natanong niyo po si Mrs. po. Mrs. niya po, sir. Wala namang ino-order eh. Kutsara. Mama, 550! Nani! 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 Delivery lang po ako. Delivery lang po ako, sir. Hindi po namin alam talaga naman yan. Sir, wala po kaming kinalaman dyan. Wala po kaming alam dyan. Hindi na po yung deliver ko. Ang dami, sir. Sir, kaya hindi pong bulak, sir. Tagas po yung dugo. Wala po akong kinalaman dyan sa order na yan, sir. Wala po akong kinalaman dyan. Oh. Alos na tapyas, Idol Rafi, yung kanyang lagi. Pwede naman tumanggi, di ba? Yes po. Pwede mo i-cancel, na, Idol. Cancel, hindi ako umorder yes, niyan. Opo. Ako, duda ko, maaaring, kasi sa sinasabi nung si John Bon Cruz ba ito, na may mga baka scam. Scam, eh baka marami kang kagalit na kapitbahay dahil hindi ka naman makisama. Ngayon, pinutakti ka ng mga fake orders. Pero all you need to do is say, hindi ako umorder niyan. Cancel. Tapos. Ba't ka manuntok? Sir Jonathan Rico, JNT Rider. Sir Jonathan, magandang hapon po, sir. No, magandang hapon po, Idol Senator po. May nag-order po at prenosis po ng JNT para i-deliver po doon sa kay John Von Cruz. Siya po bang nakapangalan doon sa order? Hindi po, sir. Ang nakapangalan po doon ay Mrs. po ni Sir John Von Cruz. Ah, si Ma'am Mel Marie Joy Ang po. Mel Marie Joy Ang, yun ang nakapangalan doon sa pagdideliveran. Okay, apo. So pumunta po kayo doon sa lugar, 10:30 a.m. So pagdating niyo po doon sa lugar, ano po yung nangyari? Anong bali, nangyari? Nating po ko, Idol, yun po, isang compound po. Bali, yung guardia po ang lumapit sa akin, sinabi ko po may order po si Ma'am Mel Marie. Okay. Joy Cruz po. Ayun, para sila ay dalawa po yun. Isa pong box at isang pouch lang po. Okay. Ayun, si Ma'am Mel Marie Joy po is pare regular receiver ko po siya na lagi po siya may order. Pero non-COD po siya, ibig sabihin po, sir, ay wala na po itong bayad. Kaya po yung nataka po ko doon sa isang parcel na maliit na, sabi ko po, patanong po si Ma'am tungkol sa parcel nito kasi lang ko po, lagi po si Ma'am ay bayad na po. Mm-hmm. Yung kanyang mga parcel. Mm-hmm. Kaya tatanong po ako kung meron po talaga siyang order na ganito po ang amount, 550 po. Ayun po yung may bayad na 550. COD? Apo. Apo, yun po yung guardia po lumapit sa akin. Sabi niya po saglit lang. Nung bumalik po si guard, dala po yung maliit na parcel, yung may amount po na 550. Ang sabi po sa akin ni guard, kuya, pahubad daw ng pahubad ng helmet mo. At pasok ka daw muna sa loob. Kasi kakausapin ka daw ni Sir John Bon Cruz. Okay. Ayun, pumasok po ako sa compound, pinapasok po nila ako. Nandun po yung isang gwardiya, tapos tumabas po si Sir John Bon Cruz. Tinanong po ako kung magkano, sabi ko po, 550. Mm-hmm. 550 po yung parasel. Sabi niyo po yung nasa video, sabi niyo po na lagi daw po silang nai-scam sa Barangay Santisima. Okay. Na ang laman po ay hindi daw po nila talaga alam kung anong laman ng ano ay nababayaran daw po dun sa kanilang lugar sa Santisima. Okay. Ngayon po dumating po si Sir, ang alam ko lang kung palaya niya siguro tunay na pangalan po H po, pero parang ibang hilista po siyang ipilido. Okay. Yung pong isang malaking lalaki po na nasa bandang kanan ko po, Sir, yung nagbukas po ng parcel, habang binubuksan po ni Sir H yung parcel. Sino po yung nagbubukas ng parcel, Sir? Opo. Yung ba yung si John? Yung ba yung si John Bon yung nagbukas ng parcel? Hindi? Hindi po, sir. Yung po yung guardia or bodyguard po, siguro. Bodyguard? Mm-hmm. So, binubuksan ng bodyguard, opo. Sa pagkakaalam mo, bodyguard, yung parcel, mm-hmm. habang nanonood mm-hmm. itong si John Bon. Opo, bigla po nga ako, sir. Kung hindi ko po nakita na susuntokan na po pala ako. Nakita ko nga po yung pagsapak niya agad bigla sa inyo na hindi kayo opo. Nakahanda, kaya tinamaan opo. Kayo. Nung pagbukas po ng parcel, ano po yung laman? Sir, nakita ko po para pong kutsarang plastic po. Nakalagay po sa parang pouch din na plastic. Pero yung parcel na nakapangalan kay sa misis niya, at si misis niya, dati na pong kliyente ninyo. Dati opo, nang pinagdidelivera nyo. Opo. Yung parcel na binuksan, yun ang dahilan kung bakit po kayo nasaktan. Anong nangyari po?
matapos ho kayo masaktan? Sino hong nag-awat? Sir, wala. Bagay ito. Yung dugo po sa uso ko talaga pong umaagos. Ang dami po. Kasi nabiyak ko. Ayun, lumabas na lang po ako ng compound. Kasi palagay ko naman po wala pong mag-assist sa akin doon. Nakatayo lang po yung mga tao. Hindi ho umawat yung security guard? Hindi po. Siguro po marami pong natatakot, sir. Medyo nga lang po sa amin dito. Medyo. Yung medyo mabigat po na tao siya. Mabigat na tao? Gaano kabigat po itong taong ito, sir? Sa pagkakalagay? Ayoko po, pero empleyada po siya ng sa ano po, isang mga sabungan po. Isa po siyang boss sa mga sabungan, yung online sabong. Ayan, po. Ayan yung mukha nito. Opo, sir. Ayan po. Ayan, si John Bon Cruz. Eh, wala din pakialam. Kahit pa empleyado siya ng kahit saan, Poncio Pilatong, Pluto, Jupiter. Wala tayong pakialam doon sa kanyang trabaho. Ang pakialam natin talaga dito sa ginawa niyang kawalanghian sa inyo na dapat talagang pagbayaran niya. Ngayon po pumunta kayo sa akin, wala siyang lusot. Wala akong pakialam kahit na sino pa siya, kahit saan pa siyang lupalap ng galing. Dapat pagbayaran niya itong ginawa sa inyo. Kayo po ba yung nakapagpamedical na, sir? Opo, sir. Ito na po yung isa ko pong problema kasi bumalik po kaninang umaga sa medical legal. Sabi wala daw po si doktor para daw po tungkol dun sa medical legal. Aba, pati yung medical legal, umiiwas na rin. Kapong po, sir, Rafi, nagpunta na po ako doon ng hapon. Sabi wala naman daw pong magta-type nung medical legal. Kaya bumalik po kaninang umaga. Aba, baba, para merong unseen, powerful hands ang gumagalaw. Ay, hindi po ako nakapag-file. Makakapag-file po kayo. Ako po ay magpapasama ng reporter para masiguro na kayo po ay makapag-file. Sino po doon sa medical legal ang nagpadilidali at pinapasikot-sikot kayo? Nakuha niyo pong pangalan? Yung taga-medical legal? Balid nila lang po namin yung may tumulong po sa akin isang tao na mabuting tao po siya, si Kuya Carding. Kuya Carding. Sinunong niya ako mapadali. Opo. Pero, saan ka rin pa medical legal, sir? Sa provincial hospital po dito po sa Laguna. Saan departamento po doon sa ospital ang pinuntahan nyo na kayo po'y pinaikot-ikot at ayaw pong mag-cooperate? Dito po sa yung kuha lang po siya ng medical legal sa ano po, tawag po dito. Kasi yun po ay, sir, yung po ay magagaling po sa OPD, papunta po sa yung pungkuhanan mismo ng medical legal. Ano nga po bang... Sige, kami na humbala. Basta dyan sa Provincial Hospital ng Santa Cruz, Laguna. Santa Cruz, Laguna po. Okay, opo. Alam na siguro pag sinabi namin yung medical legal center, yung nag-i-issue ng medical legal. So, pinaikot-ikot po kayo. Sige, sir, pinapangako ko sa inyo, today, makukuha po natin yung medical legal. By hook or by crook. Hindi pwede nila ikot-ikot-ikotin tayo. Matapos po kayo makapag-medical legal, kayo ho ba ay binigyan ng resibo sa medical legal kung ano yung findings ni Zeta? Wala pa po, Sir Rafi. Wala? Wala po. Di ba, pag check up kayo... Nireceive lang po nila, opo. Opo, pag check up kayo, nilalagay doon na kung anong dahilan, ba't kayo napunta sa ospital at ano yung kanilang findings at mag-reseta silang gamot. Walang ganun, totally, wala po. Wala po, nireceive lang po. So parang hindi ka nagpagamot. Parang hindi kayo, you didn't exist na pa... Wala kayong medical records doon kung ganun. Opo. Kung totoo po yung sinasabi nyo sa amin, ay hindi po maganda to. Pati yung ospital, mukhang hindi kayo pinapansin at iniiwasan kayo. Opo. At nakakapagtaka, bakit pati ospital kung totoo po yung sinasabi ninyo? Ganun na po yung nagiging pag-uugali na hindi dapat. Nirisitahan po kayo ng gamot, sir? Antibiotics or any opo medicine? Opo. Kapon po, sir, happy pa ako nagpatahi po dun sa ospital. Tinahi po yung inyo pong labi. Opo. Okay. Sige, sir. Tutulungan po namin kayo, sir. Pati po doon sa pagpapagamot ninyo. Patuloy yung pagpapagamot. Ako na pong sasagot, sir, ha? Kung ano man kailangan na gagawin para sa mga gamutan. Opo. Pinuntahan sa bahay ng mga taga-barangay, pero wala na po doon. Eh, duwag ka palang John Bon Cruz ka. Ang tapang mo lang pala. O ngayon, pinupuntahan ka ng barangay. Itong John Bon Cruz na to. Eh, dapat sir, magpakita ko. Ito po yung binigay sa akin doon sa resibo ng medical legal. Sir, pasensya na, sir, ha? Medyo kumakalabog po yung dibdib ko sa galit. Oh, tapos malaman lamang ko, pati po yung mga otoridad, yung mga taga-ospital, pati kayo, pinaikot-ikot. Sa halip na tulungan kayo, gawin yung kanilang trabaho, pinaikot-ikot kayo. Kayo ba yung nakapagpunta sa PNP? Opo, sir. Sino po sa saan po
PNP ano detachment o precinct ang pinuntahan niyo? Sa Santa Cruz Laguna Police Station po. Ideal po. Tinulungan ho ba kayo doon sa PNP? Opo, nakapagano po kami doon. Blatter po. Tapos binigyan po ako ng mga papel. Police Lieutenant Colonel Paterno Domondon, Chief of Police, Santa Cruz, Laguna. Colonel, magandang hapon po, Colonel Paterno, Sir, Colonel. Magandang hapon po. Pumunta na ho pala dyan sa inyong tanggapan si Mr. Jonathan Rico. Ito pong nasuntok ng isang John Von Cruz. Yes, sir. Opo, sir. Na-assistihan po natin, sir. Okay. Yung medical legal, sir, kailangan nyo sa pagpapile ng kaso. Ayaw na po ibigay ng ospital. Pinaikot-ikot na po itong biktima, Colonel. Opo, sir. Napaka-essential po kasi yung kan natin, sir. Kailangan po natin yung kan, sir. Antayin po yun. Tapos, kaya nga po. Ito, Colonel. Kita mo, pati kami, ayaw kami sagutin. Binababaan kami ng telepono. Napakawalang hiya naman mga to. Colonel, pwede ba maasahan ko, sis, nandiyan na kayo, kayo po mismo pumunta sa ospital at obligahin po? Yes, sir. Ako na po mismo pupunta ngayon, sir, after ng meeting ko with Mayor, sir. Actually, lumabas lang po ako, sir. Sige ngayon, po. Sir, pupuntaan ko po, sir. Magpapalam na ako kay Mayor para mapabilis po yung kanyan. Thank you. Yung paglabas ng kan po, opo. Opo. Kapag ayaw po ibigay, kasuhan niyo po ng obstruction of justice, di ba? Kasi kakasuhan niyo itong John Von Cruz, mukhang... Opo, sir, opo. Diba? Pati yung ospital, natatakot. Sige, Colonel, asahan ko po ngayon. Babalikan namin kayo, Colonel. Hopefully, nasa kamay niyo na po yung medical legal document, Colonel, sir. Sige po, sir. Magpapaalam lang po ako ngayon kay Mayor. Apa. Sa meeting ko. Tapos pupunta na po ako doon sa concert. Sa provincial hospital po. Thank you po, Colonel. Mabuhay po kay Colonel. Po, yes, we'll get po, back to you, Colonel. God bless po, Colonel, sir. Salamat din po, sir. Opo. Thank you po. Ayan po, Sir Jonathan. Yung mismong chief of police na si Colonel Paterno Domondon ang pupunta na sa ospital para kunin na po yung dokumentong mahalaga para makapag-file kaya ng case. Ewan ko lang kung pati si Colonel paikot-ikuti nila. Okay? Ewan ko lang. Napakasiga na talaga nila kung pati si Colonel, yung chief of police, bibigyan pa din ng hard time. Gagawa tayo ng mga ways na para kayo po magkita ni Colonel kasi siguro kailangan din dahil yun ay medical records. So, kailangan kayo po mismo ang pupunta doon. So, ang gusto kong mangyari, kayo po susunduin ni Colonel. Huwag ko kayo lumabas ng bahay. Huwag kayo umalis dyan. So si Colonel, susunduin kayo ng mobile, kasama si Colonel, kunin niyo po yung medical records, ibibigay yon dahil kasama po kayo. Okay. Sir, kung ano man po yung mga gastusin, gamot, gamutan, therapy, lahat-lahat na sir, ibibigay ko sa inyo, ako ng bahala sir, okay? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon ho ba sir, meron kayong mga kailangan, mga gastusin? Hindi na kayo nakapagtrabaho sir, ilang araw na kayo hindi nakapagtrabaho? Simula po ka po, sir, idol po. Sige po, magpapadala po ako ng 10,000 pesos po. Pangsamantala po yan habang wala ako kayong trabaho, okay? Salamat po. Ngayon po mismo, sir, 10,000 padala namin dyan. Opo, salamat po. Salamat po sa inyo, sir. Kami po nanawagan sa Provincial Hospital ng Santa Cruz, Laguna. Do what is right. Alam niyo naman siguro kung ano yung tama kayong mga taga-provincial hospital. Yung trabaho ninyo na para matapos yung mga medical legal yung inyong pasyente, ibigay sa kanya yung medical records. Huwag niyo iniipit. At ikaw naman, John Von Cruz. Napakaduwag mo naman pala, Mr. Cruz. Matapang ka lang pala kasi meron kang bodyguard. Ngayon, pupuntahan ka ng barangay para magpaliw. At tinan mo yung pagmumukha nito. Pinuntahan ka ng barangay, akala mo mamamatay tao eh. Pinuntahan ka ng barangay para kunan ka ng pahayag, nagtago ka raw. Eh sabi naman barangay, wala o, nagtago. Kung matapang ka, harap ka, magbibigay ka ng iyong side. The fact na hindi ka nagpakita, duwag ka. Ang kaya-kaya mo lang pala, yung mga tulad ni Mr. Rico na walang kalaban-laman, rider. Oh, magandang hapon po, Gob Ramil, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Congratulations, Gob. Ay, opo. Congratulations din po. Gob, meron lang po kami sanang ilalapit at gusto ko rin malaman, yung po bang Laguna Provincial Hospital, yan po ba sa ilalim po na inyong tanggapan, Gob? Tama po, sir. Tama po. Narating na po sa akin yung info na yan kasi marami namang tikapakinig kayo na nakapagbato ng info. Opo. So, tinawagan ko na agad without our communication. Tumawag na agad ako sa ospital. Inalam ko agad kung anong pangyayari dyan. So, ito po yung pangyayari. Opo. Sunday po, dinala sa ospital yung pasyente. Then, nagamot naman po agad nung Sunday na tanghali. Okay. Then, it so happened po na Sunday kahapon, sarado po ang medical records ng hospital kapag Sunday. Okay. So dapat ang release po ng medical legal ay ngayon pong Monday. It so happened po, nung pumunta po ngayong umaga, ay galing sa night shift, yung doktor na pipirma noong medical legal
So hindi pa po niya napirmahan, pero ngayon pong hapon, nung ipa-follow-up ko, napirmahan na po yung medical records. Pwede na pong i-pick up anytime today. Ang proseso lang po natin, kailangan yung pong polis ang mag-request for a release ng medical records. Kaya nga po, pupunta po Gob dyan, yung polis, sasamahan niya po itong si Mr. Rico. Gob, marami lang po nagtetext sa amin ngayon para maging klaro lang po. Pamangkin niyo po itong si John Von Cruz. Malayong kamag-anak po. Anyway, kung kamag-anak man siya o hindi siya kamag-anak, of course, may proseso tayo dyan. Opo. Karapatan namang magreklamo noong na-hospital. So, opo, may karapatan siya magreklamo. At ako naman, hindi naman ako mag-i-intervene dyan kung ano yung proseso. Eh, di hayaan natin gumulong kung ano yung batas. Tama, tama. I appreciate that, Gob. So, ayan, malinaw na na kayo po ay hindi magkikialam at papabayaan nyo po gumulong na ang kaso. Kasi po, ako po mag-handle sa kaso ito. Sisiguraduhin ko po makakakuha ng justisya po itong pobreng si Mr. Jonathan Rico. Opo. Opo, sir. Opo, sir. Salamat po, Gob. Magandang hapon po, Gob. Sir. Salamat din po. Magandang hapon po. Thank you po. Okay. Good. Naklaro natin. Pamangkin, salamat doon sa mga nag-text, ha? Salamat. Ang bilis talaga ng mga netizens natin, ano? Thank you. At least naiklaro natin kay Gob at sabi ni Gob, pamangkin, pero malayo na, gayunpaman, regardless daw, hindi siya may kialam. At sinabi ko na kay Gob, prangkahan, na hindi siya may kialam, pero ako magkikialam dito, ako yung mag-handle ng case, and I'll make sure, Sir Rico, makakuha ka ng hustisya, huwag ka lang magpareglo. Kasi pag nagpareglo po kayo, sir, tapos na lahat. Okay? Sana po, huwag kayong paareglo, mabigyan sana natin ang leksyon to. Pero kung kayo po yung nagpareglo, wala kayong magagawa. At least, kami po ay gumawa ng mga pamaraan para kayo po ay makuha ng justisya. Yun lang po. Sige po. At salamat po sa pagtiwala sa amin, Sir Rico, at kami po ang pinuntahan ninyo. Rest assured, pag hindi po kayo makipag-areglo, 100,000,000% makukulong po itong si John Von Cruz na ito. Okay, sir? Sige, sir. Wag mo ibabang telepono, sir, kasi papunta natin dyan yung mobile para sunduin ka. Apo, apo. Wag ko kayo lumabas dyan. At meron po kaming hiling doon sa mga pulis na hindi kayo bibitiwan. Ihatid kayo, pipikapin kayo dyan, hatid kayo na maayos. At kung kinakailangan, sir, magpapostin po ako ng mga pulis dyan. Okay? Ay, salamat po. Maraming salamat po.